Okay, so ito na yung baon ni Kuya Romeo. Ooh. Sabi nila, ararawan. Ararawan. So, challenge nila sa akin. Try ko daw tikman. Ay! Try. Good morning! Nandito na naman tayo sa isang edition ng Go Farm. Alright, finally! Pupunta na tayo sa farm today. Kasi kung ano na pinaggagawa natin. Ilang videos na tayo na hindi tayo pumunta sa farm. Baka makalimutan nating mag-farming para mag-farm. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng nursery, paano mag-plot. Tsaka i-check na rin natin yung ating mga binhi kung maganda yung kanyang tubo. Okay? So, pasensya na kayo. Magulo na. Magulo. Kasi kung ano na yung mga lumalabas sa video natin. Pero ngayon, pupunta na tayo sa farm. Okay, kaya ano muna tayo, guys? Ano tayo muna, kaibigan? Seryoso muna tayo ngayon, ha? Seryoso kasi sa planting na, eh. Yung ating pananim is may buhay. Pag nagkamali ka, mamamatay yun. Right? So, seryoso muna tayo ngayon. Dinedrain na nila yung ating punlaan. And i-check na natin yung ating bining binabad. So, yung bini natin, binabad siya for 24 hours, sinango siya, tapos kukulubin mo. And ngayon, yung pangatlong araw, titignan natin kung nag-sprout yung ating bini. Okay guys, so pag-usapan natin yung bini. Meron dalawang klase ng bini, yung hybrid at saka yung inbred na tinatawag nila. Yung inbred, ito ay pinoproduce ng mga farmers din na katulad natin. Tinatanim nila to, tapos binibenta na in the market. Yung hybrid naman, tawag dito yung mga high-yield variety. Ito yung mga may brand, branded kumbaga. So in this particular area, ang gagamitin natin is yung inbred. Specific na variety na ginamit natin is yung SDX na tinatawag nila or Super Diamond. Okay, so tignan natin ngayon. Dapat ang gusto mong makita is yung maganda yung pagka-sprout nung bini. So, check natin guys kung ano itsura niya ngayon. So, eto na siya ngayon. Wow. Hindi ko alam kung makita niyo mabuti. Makita niyo yung puti? So, nag-i-sprout na siya. Parang yung sa munggo. Majority nung bini is meron ng mga ganyan. Actually, ito medyo mahaba na. Ang gusto mo sana is yung mga parang, wait ah, halos ganyan lang. Otherwise, pag sobrang mapahaba mo pa to, ang mangyari to is magkukumpul-kumpul sila. Tapos, mas mahirap na siyang ikalat. Okay? So, inaantay na lang natin ngayon na ma-drain, fully drain to. Malagyan nila ng kanal and isasabog na natin to. So, pagkasabog natin, mag-aantay tayo ng 18 to 22 days. Okay, so, na-drain na nila ngayon. So, ang gagawin na nila ngayon is kakanalan yung ating punlaan. So, makita nyo yan, kakanal. Para pag umulan, dyan dadaan yung tubig tapos hindi matatangay yung ating mga bini. So after ma-drain, gagawa ng plot. Yung isang importante, ito gumagamit sila ng paleta. Wow! Paleta. So yung paleta is para ma-finish yung top. Para pag sinabog mo yung ano, yung bini, pantay-pantay yung kanyang pagkaka-land dun sa lupa. Okay? Otherwise, pag bako-bako, may mga hindi tutubo. So since maaga tayo dito, usually na naman talaga maaga yung mga farmers. Usually yung ginagawa is nagdadala na rin tayo ng pagkain. Okay, kaya minsan yung mga farmers, makikita nyo, pagtanghali, natutulog na sa mga bahay. Kasi nga, maagang maaga silang pumupunta sa farm. So okay, magtrabaho kapag hindi ganun kainit. Ngayon, medyo makulimlim, pero mainit pa din. Okay, so nagdadala na sila ng pagkain. Tapos naalala nyo kahapon, habang nag-aararo sila, nagbabasag at saka naglilinang. Diba, parang pahinto-hinto si Kuya Romeo. Tapos parang may pinupulot. Actually, tawag dun sa amin is yung ararawan. Hindi ko alam kung anong Tagalog nun eh. Okay, so parang insekto siya na nakikita mo every time nagpe-prepare ka ng lupa. Insekto yon na masarap daw eh. So hindi ko alam kung masarap nga siya or what. So tingnan natin kung ano yung itsura niya. Okay, so eto na yung baon ni Kuya Romeo at sa mga kasama natin. Sabi niya nasa orange na lalagyanan yung ararawan. Kasi sabi ko, sige, tikman ko kasi hindi pa ako nakatikip niyan. Okay, so eto yung mga crawlers. And then, masarap daw to eh. So tingnan natin si kaibigan. Kaibigan.
Hindi ko alam makita nyo. Yan, insekto. Ararawan. Hindi ko alam kung anong Tagalog nito. Ito yung mga crawl sa mga lupa. Sa Isabela, madami nito eh. So dito kasi sa amin sa Isabela, madami exotic food. Kumakain sila dito ng palaka, ahas, aso, utoy. Utoy, hindi ko alam. Utoy is yung kalagubang ba yun? Hindi ko alam. Okay, tapos ito, sabi nila, ararawan. Ay, ararawan. So challenge nila sa akin, try ko daw tikman. Ay! Simula na tayo dun sa mali. Yeah, you got that yummy, yummy, yummy. Masarap siya. Parang siyang, masarap to kasi parang niluto siya sa ano eh, sa bawang. Actually parang sa lagubang din. Medyo ooh, crunchy. Yeah. Actually hindi siya ganun kasama. Crispy. Masarap nga pag may kanin pa eh. Basta inin natin yung ulo. Delicious. Ay ala, kakabit may sardingin. Naimas gayam si kakakabsa. Ito no, adati. Uy, no, adda makita yung kastoy. Telewin nyo. Ta naimas si Suna. May katalok sa ito. Masingwa. Okay, so kailangan nyo ng timba. Yan, may timba si Kuya Romeo. Para masabog nyo yung binhi. Siyempre, mahirap naman buhatin kapag nakasako lang. So kaya, nagatidog nga rin. Patapos na yung plat. Plat is yan. Wow! Tapos may mga kanal. Okay, so ang ginagawa na ni Kuya Romeo is nagsasabog na siya ng ating wow! Binis. Nagsabog kayo, kailangan medyo magkakalapit. Wow! Otherwise, pag malalayo, mas mahirap siyang bunutin pag nag-transplant. Kasi pag magkakalayo, ang mangyayari dyan yung kanyang roots niya is lalaki masyado. So pag binunot yan, mapuputol siya kasi masyadong malaki na yung kanyang mga ugat. Okay guys, so ito naman, mangyayari kapag hindi mo inantay yung 5 to 7 days na sinasabi ko, may mga damo kailangan tanggalin na yun. So very important kapag nagbasag linang, antayin mo yung 5 to 7 days para ma-decompose yung mga damo na natumba. O ngayon, si Kuya Bino, tinatanggal niya ngayon yung damo. So natapos na natin ang yung ating punlaan. So remember, mag-aantay na tayo ng 18 to 22 days. Ang mangyayari niyan, dapat by now, nakapag-schedule na rin kayo ng mga taong magta-transplant. Dito sa amin, usually ang cost nun is 7,000 wow! per hectare. So para dito sa lugar na to, this is also 1 hectare. So magbabayad tayo ng 7,000. Wow! Babalikan natin to after 10 to 12 days kasi lalagyan natin siya ng fertilizer para masustain, maganda yung pagtubo nung ating punla. So yun guys, sana madami kayong natutunan. Please don't forget to hit the subscribe and like button and i-click nyo na rin yung notification bell para sa gayon kung nag-update ako dito sa ating punla, automatic kayong manonotify. Muli, etong yung kaibigan na sino, nagsasabi ay buhay sa farming! Bago ko nga pala makalimutan, nag-start na yung giveaway natin. Kung gusto nyo sumali, i-check nyo lang yung page natin, GoFarmSpaceTV. Kung buong June, mamimigay tayo ng load. Kung maabot natin yung requirements, mamibigay tayo ng either 1,000 or 5,000 pesos. Wow! Alright, so kita-kits tayo sa page natin.